libong-ibon ng balinsasayaw ang dumadagsa sa bahay na ito. Para bang may ibon invasion. Ang loob ng bahay ng pamilya Banyes, nagdilim at mistulang kuweba na sa dami ng balinsasayaw. At ang kisame ng kanilang sala, napuno ng pugad ng ibon na ito. Taong 2007 nang patuloyin ni Ellen ang unang pares ng balinsasayaw sa kanilang tahanan. Nabagsakan kasi ng buko ang pares ng balinsasayaw. Kanya-kanya itong sinagip at sinubukang buhayin. Sabi ko sa kanila, parang naawa ako ba na lumilipad sila, parang nasaktan sila. Kaya sabi ko sa kanila, doon na lang kayo sa bahay. Kasi kami lang dalawa sa anak ko, para marami kami, doon na lang kayo titira. Nang manumbalik ang lakas ng pares ng swiftlets o balinsasayaw, naglabas-masok na ang dalawang ibon sa bahay ni Ellen hanggang sa dumami. Parang nag-iimbita pa nga ng iba nilang makakasama. Makaraan ng isang buwan, unexpected. Libo-libong balinsasayaw na ang umuwi sa kanilang bahay. Para sa akin, hindi ako naperhisyo sa ibon kasi labored kasi ako eh. Hayaan ko na lang sila kahit nagdudumi sila. Sabay kami matulog kasi dito sila sa sala, tapos dito din kami. Kahit ano, yung maingay sila, hinayaan ko lang sila. Sa 12 taong paninirahan ng mga balinsasayaw sa bahay ni Ellen, naging lucky charm ng kanilang pamilya ang mga balinsasayaw sa pagtuloy ng mga ibong ito sa kanilang bahay. Sabay nito ang paggaan ng kanilang buhay. Nakapagtrabaho ang mister ni Ellen sa Saudi hanggang sa nakabili sila ng farm. At nang kumita, nagpatayo na rin sila ng extension ng kanilang bahay. Sila na ang umalis at lumipat para masolo na nga ng mga ibon ang kanilang sala. Siguro sila nagbigay rin sa akin ng swerte. Kasi mula nung dito na ako, hindi ko nakatikim ng napakahirap pa na buhay. May pakinabang naman daw ang mga ibong ito sa kanila. Ang dumi ng ibon, ginagamit nilang fertilizer o pampataba ng lupa sa kanilang farm. Marami rin ang naging interesado at gustong makiusyoso. Kaya nagmistulang tourist spot na rin ang kanilang bahay. At first, I was surprised kasi hindi po usually nakikita ko na may bahay po tapos maraming ibon. It's so amazing lang po na makakita ng ganito. Ang balinsasayaw o swiftlet ay maliliit na ibon na karaniwang namumugad sa mga bangin at malalamig na kuweba. Ayon sa animal wildlife expert, isa sa dahilan kung bakit ang mga balinsasayaw ay lumilipat sa mga kabahayan ay dahil sa paghahanap nila ng pagkain. One is yung food source nila. Kung yung lugar na kanilang ginagalawan, yung pinupuntahan, maraming insekto na nakikita. Yung kasi kinakain nila yung mga insekto na nagliliparan doon sa paligid. Tapos hindi siya ganong nabubulabog doon sa area. Walang ganong ikangamataas na human activity. Wala naman daw dapat ipangamba kung piliing makitira ng mga balinsasayaw sa ating mga bahay. Makakatulong daw ito na mabalanse ang ecosystem. Pero payo lang ng mga eksperto, palaging linisin ang dumi ng mga ibon. At if you allotted the space para sa kanila, binigay mo na sa kanila yung isang lugar, at meron ka naman ibang lugar na ano, yung ibang basement na binabahayan yan, magandang contributions para doon sa kalikasan natin. Dahil ang laki na itutulong nila, rather than yung ika nga yung harm na nagagawa nila. Sa umaga, naghahanap ng pagkain ng mga balinsasayaw. At sa gabi naman, gagawa ng mga ito ng pugad gamit ang kanilang laway. Mahal na naibebenta ang bird's nest tulad nito. At ito ay gawa mula sa laway ng ibong balinsasayaw. Umaabot ito ng mahigit 200 piso bawat gramo. At itong ganitong kalaki ay mahigit 1,000 piso na kapag naibenta. Kadalasang bumibili nito ay ang mga restaurant at ginagawa siyang paboritong nido soup.
Ang bird's nest soup o nido soup ay patok sa mga Chinese restaurant. Pinaniniwalaan kasi ng mga Chinese na ito'y gamot sa cancer at nakakatulong na magpatangkad daw ng mga bata. Mayaman din ito sa calcium, iron, potassium at magnesium. Kaya maganda sa kalusugan. Kasama natin ngayon si Chef Ken na expert sa pagluto ng nido soup. Alam nyo, masarap talaga ang nido soup. Ang tanong, bakit ang mahal-mahal niya, di ba? Why is it so expensive? In the Chinese cuisine, this bird snake from the saliva. Saliva. And okay. Then the people is use the steak, pick up the drug. It's very deep, very hard. The very hard to get. Dito naman sa Tagaytay, sikat ang Balinsasayaw Restaurant dahil sa kanilang authentic nido soup. Tatlong klase ng pugad daw ng Balinsasayaw ang kanilang ginagamit. Mas mataas na grado, mas mahal ang presyo. Aturo namin yung pagluluto ng bird's nest ng Balinsasayaw. I-steam po natin. Ganito po yung paraan ng pag-i-steam ng bird's nest natin. 6 hours po. After pag-steam po natin ng 6 hours, ngayon po ay dadako po tayo sa pagluluto ng bird's nest po natin. Ito na po yung finished product ng 6 hours na pinakulo natin. Ngayon po, lalagay na po natin siya sa kawali. Pagkulo na po siya, saka po natin siya titimplahan. Lalagay na po natin yung gawgaw. Ngayon, tatansyahin po natin na yung paglalagay po natin kasi kinakailangan po hindi siya sobrang lapot. Saka po natin hahaluin uli. Quail egg. White egg. Lalagyan po natin ang pampinis po pong sesame. Luto na po yung ating Balinsasayaw bird's nest soup. Masarap po siya, authentic talaga yung lasa ng bird's nest. Ano naman, tapos pampaglamig, maganda po siya sa bato. Ang pagdagsa ng mga ibong Balinsasayaw sa bahay ng pamilya ni Ellen ay isang paalala na kailangan nila ng mas tahimik at ligtas na matutuluyan. Sa ngayon, mahal man sa merkado, wala pang balak ang pamilya ni Ellen na ibenta ang mga pugad ng kanilang mga Balinsasayaw. Ang mahalaga para sa kanila, maprotektahan at mabigyan ng kanlungan ang mga Balinsasayaw.